di ba? Eh di tigso agad. So abonado. Oh. Abonado guys. Pwede na tayo sa ating Grand Finals. NXP Predator Solid versus Ifyus Esports sa ating side. Ang NXP Chester ang gagamit ng Serena. Yawi naman for Brock. H2 para sa isang carry. X-Borg ang gagamitin ng MB at Rene J with Dakaja. Yun. At sa kabilang banda naman din dito, mga kaibigan, for Ifyus Esports, Yami for this, Natalia, Patrick for Tams, Mimo for Kimi, Kenshi for Lancelot, at Arbs naman for this Hylos. Ayan. So this time, medyo na-invaden ng NXP Predator, ng Ifyus Esports, ng NXP Predator Solid. That's a negative vibes na agad dito para sa ano, sa NXP dinakuha ng ano, ng blue buff, pero tuloy pa rin ang boxing. Patrick, dali! First blood yun, naku po. Magandang nasobrahan, nasobrahan, kumbaga na nagpagbibigay ng vision dito, masyadong tumagal kasi yes, nakakuha na sila ng objective, dapat umalis na agad doon na si Patrick doon. Pero anyways guys, kaya na nakikita natin ngayon, NXP Predator Solid with the first blood ay lamang in terms of gold ngayon sa ating laban. At samama pa na isa dito, Ifyus Esports, may sagot lang din naman na tayo with that execute play para kay Yami. Oo, tulad ng napapansin natin dito sa Natalia palagi na every, most likely kapag ka-cooldown yung execute niyan, ang laki ng chance ang makapatay ng isang Natalia. Especially, madali din yung papasukin yung backlines. Wala naman silang, wala namang Rafaela yung NXP Predator Solid dito. So, in terms of revealing Natalia, medyo mahihirapan ang ano, NXP Predator Solid dito. Oo, kumbaga kailangan maging maingat dito yung ano, yung NXP Predator Solid kung saan sila pupunta, or else mahihirapan sila to counter out this Natalia. Pero sa top lane side natin mga kaibigan, it's gonna be Patrick and Rene J na magkatapat dyan. Huwag lang magkamali na mag-overextend dito yung isang Kaja kasi possible merong Natalia na pumunta lang mag-dive for the damage tas diretso execute para sa kanila. Mm-hmm, tama nga dyan. And tingnan natin, this time mga kaibigan, medyo ma-overextend. Nag-Ifyus Esports contesting the jungles of NXP Predator Solid. So for that, nakikita natin na kayang-kaya nilang gangster eh, ng Ifyus. But here comes Grock. Level 3 pa nga lang yan. Pero don't think na ako, hindi sila naparito para may pag-away for sure. So invade jungle lang talaga. Hindi kami naparito guys para makapag-away. Andito kami kumbaga para mag-farm. At dahil dyan, almost 3 minutes into our game time, 1-1 pa rin ang ating score. Although, kita natin dito kamuntikan mamatay si H2. So kita na agad natin yung possible damage na kanyang ibigay dito ng Ifyus Esports against the players of NXP Predator Solid na hindi nila alam kung saan magagaling because of this Natalia pick. Exactly. At saka kung may execute lang si Yami doon, baka sakasakali man na nagbago ang takbo ng storya, if ever. Kasi unti lang yung natirang buhay dito para kay H2. So muntik na muntik na. 1-1 pa rin naman ang ating score. Maingat pa rin sa isa't isa. Ito na, first turtle of our game. So this might be the challenge for both teams kung sino makakuha na ito. For Ifyus Esports, sinisimula na nila slowly but surely. Pero yun nga lang, wild charge kumunekta coming from Yawi. Bali wala, nakalis ang lahat. Pero here comes the glorious pathway to answer that one out. Another one, Yawi will go down. And agad ng standing ni Natalia, mukhang kada cooldown talaga ng execute, may mapapatay ito si Yami. Feeling ko lang din. All three scores dito ng Ifyus, kanya lang eh. Oo, kumbaga pag damage lang siya, mamba out. Tapos pag kayang i-kill, execute, kumbaga yung ginagawa dito. Pero anyways guys, dahil pag sa pag-zone at dito, nagdalawang players ng Ifyus Esports, na-secure nila ang turtle against NXP Predator Solid. Although for NXP Predator Solid, isang magandang araw lang dito, come from the Selena. It's a good thing na agad for the team. Tama ka dyan. Malaki din ang mga maaaring magbago, makatama lang din ang panato si Chester. Pero so far, wala pa tayo nakikita mga game-changing moment arrows dito ni Chester na nagkukonekta. Pero to si Yami, look at this. Naku po, lumabas! Naku, bawal lumabas. Pero yun nga lang, may backup naman pala sa Gedli. Pero yun mukhang mamamatay. Pero no. Di Divine Judgment. Tinipid na ng konti. May mga kakampi. Ganda ng ano, ganda rin ng pasok to ni Patrick kasi kung wala sigurong dumating na Tams doon sa map vision ng NXP Predator Solid, pipilitin na nahabulin yung Natalia. Okay. Kasi nagpapahirap dito for NXP is this Natalia. So mataas na opportunity agad for them na baliktarin yung laban or magkaroon ng space for them na mag-push sa kung saan sa ang part ng mapa ng Ifyus Esports kung wala yung isang Natalia. Okay, medyo nag-e-echo. But anyways guys, 1-3 ating score, 4 minutes and 30 seconds to our game time. Sa mga nanonood dyan, exclamation notified together with the team kung ano sinusuportahan nyo sa ating comment section for the poll. Yan mga kaibigan. And also, don't forget
to like and follow our social media handles sa pinned comment po, mga bestie. Pero ito na, naku si Patrick for the second time around. Nakakuha na naman siya, pero hindi yata papatalo. Arms dito, doing some damage. Output Rene J. Ang kauna-una ng casualty. I mean, pangalawang casualty rather. Yeah, we trying to escape. Wala ng buhay. H2O, try to escape as well. Naku po, grabe naman din. Damage for Kimi is real. Naka-free hit siya doon. Hindi siya pinansin eh. Ang pinansin dito yung Hylos. Sumalo lahat ng damage. Pero nakalimutan ng NXP na ang damage dito na kay Kimi. Oo, oh, pero ang ganda noon kasi nabablock din ang dalawang teams kung ano yung magiging possible na damage. So nakikita natin, pagdating sa objective, yes, mataas. Pero pagdating sa teamfight, hindi masyado nagkakapatay. At gaya na nakita natin, Web Ethius Esports taking the turret against Next Preparator Solid on the bottom lane side. So gaya na sinabi natin, it's more on the objective yung ginagawa ng mga teams natin. Two-thirds down for NXT. So, kailangan humabol sila dito or else may hirapan yung carry, lalong-lalo na mas liliit yung mapa niya. The more na makakakuha ng objective dito yung Ethios Esports against the team. Tama ka dyan. So, this might be the problem. Pero for Ethios Esports, doing some turtle objectives. Pero si Arbs nanlalambot dito na sa carry. Ha? And on the top lane naman, mga kaibigan, Yami na naman. Well, hindi na nga ginamitan ng execute yun, pero still, patay pa din si Rene J. Medyo malambot ang hero ni Rene J ngayon, hindi siya pwede mag-asim. Kailangan sakto. Kumbaga, ang pinakagagawin niya kasi dito is more on the support damage. Kumbaga, pero si Yawi dito wala nang wild charge, mga kaibigan, at nakuha pa. With a retribution na secure dito na nga, parang last slot natin come from Ethios Esports, ang turtle objective against NXP Predator Solid. So, minus 1 na agad for NXP. At lumalaki ang kalamangan dito ng Ethios. At nakakita tayo dito isang kill come from the Natalia ng ating red team. Grabe. Pagka ganitong sitwasyon ng laruan ng Natalia, kailangan mag-stick together na sila or else. Wala kasi silang nakuhang pangontra for Natalia. The reason why last pick kasi yung Natalia na umabot. So, hindi nila naban or na-open up to for Ethios Esports to do a last pick. Pero siguro kung sakasakali na inerlihan ng pick dito ng Ethios Esports yung Natalia, makukontra nito. Pero nice arrow dun, ha? Coming from Chester, good prediction. Pero wala, hindi kaya. Naramdaman. So, pinakakailangan gawin dito ng NXP Predator Solid is, kumbaga, anuhin nila yung pinaka-territory nila. Kasi so far dito, Ethios Esports, sila yung nagdi-dictate kung saan pupunta yung NXP. So, good counter dito for NXP is buuin nila yung mga side games nila. Pero anyways, may mga kaibigan, another backbaka na naman. Glorious Pathway has been popped. Si Arbs dito, medyo malalim na yata. Pero Yawi, wala nang buhay doon. Napakakunat, may revitalize pa. Pero nakita si Mimaw, mga kaibigan, patay lang din naman ang Kimi dito ng Ethios Esports. Yun, tama ka dyan. So, wala munang damage output for Ethios Esports. So, pinaka-problema lang talaga ito yung Natalia. Pero other than that, they really have to stick together. Ang kailangan lang humiwalay dito, siguro yung Xberg na wag na si wag na si Rene J. Kanina si Rene J yung humihiwalay mo offlane. Pero hindi niya kaya. Kumbaga kailangan na, true, kailangan na si Rene J dito, Zeus, para may pick off, kumbaga, against Ethios Esports. Tsaka siya kasi yung pinakukuhanan dito ng magic damage ng NXT Predator Soul. Pero yung mga kaibigan, Divine Judgment, winners na lang dito ang isang Hylos. Pero napakatagal bago mapatay dahil doon nasa gasaan dito ng isang Yami with a double kill for that Natalia. Yun, nako po, for this Natalia. 7-0-1. Oh, a perfect KDA ang tropa natin dito. And for this hayahayang buhay. Item check na rin tayo. Pakita namin sa inyo for the earth starting items ni Natalia. Yun, heptasis kagad pala. Kaya naman pala napakasakit pag pumitik. Pero ito si Chester dito. Trying to escape for that. Dash out lang din naman. Lugtas. Pero nako, dyan ka pa. Nag-iinbi. Yun, nadali. Ito na, magandang banat na ni Chester dito. Kada pana, padadaanin niya dapat dito sa mga bushes para doble kara kung saan. Oo. Tapos ito, nahila pa si parin Patrick natin, pero vengeance spell lang din naman ang makakapagpabuhay sa kanya. Kita natin dito, patay lang din naman under the turret, napakatagal. Pero bago siya mapatay doon, nakapatay siya na isa. So ang dami na matay, guys. Dahil dyan, 6-9 natin score, 25k gold for this Ethios Esports at 22k gold naman para sa NXT Predator Solid. Pero kita natin kanina, taas ng chance. Ganun sinabi ni Zeus kanina, ang as much as possible for this sa Selena, yung kanya mga arrows, padaanin niya sa bush para if ever naman makatago or nakatago dito from Ethios Esports, alam na alam nila. Yun, oo nga, no? Mukhang, well, alam nga sa vision ng Ethios Esports dito, 6-9 ang ating score. 1 minute
magkakaroon na ng Lord. So, ito ang pinaka big deal din dito kung sakasakali. It's either makuha to ng Ephios Esports ng napakalinis or else masisegwen sila nito ni Yami. Napakaganda ng ginagawa niya eh. Kontrolado, I mean, alam niya kung saan lang din pupunta halos yung NXP Predator Solid. Kumbaga siya ang nakauna ng vision. So, siya din ang lalamang dito pagdating sa zoning out. No. Yes, yes. Pero to, kita natin na pag in terms of gold, 6.5k gold for this carry. So, hindi ganun kalaki ang kalamangan. Tapos patay pa dito si Mimaw. So, yung kinagandahan for NXP. Kasi yes, lamang si Ephios in terms of objectives. Pero pagdating sa marksman or damagers nila dito, DPS-wise, hindi ganun kalaki ang kalamangan. So, nabibigyan pa rin nila space dito si H2. At ang taas ng chance dito ng up. Speaking of chance, mga kaibigan, si Arms dito naman ni Last Insight, ni Glorious Pathway para sa kanya. Pero si Kenshi, dire-diretso dun sa may matag-Gedly, patay lang din naman dito sa Celera, pero si H2 dito with that flicker in para sa kanya. And a double kill as well for this carry. Mukhang triple kill pa nga yata onto that bag. Clash. And kita natin dito si Yami tumama na rin. Wild charge dito for Yawi and a disengage for the team. Grabe naman din mga kaibigan. So almost apat ang napatay dito ng NXP Predator Solid for a trade of just 2. So lumamang sila dito at tulad nga din na sinabi ni Chantel, oops, naku po si H2. Ang pinaka-damage dealer, muntik pantamaan ng rocket dito. So may kalalagyan if ever. Ito lang ang problema for Ephios nga. Tulad ng sabi ni Chantel din, going back sa kanyang thought, na yung carry dito, tumataba pa rin little by little. Hindi nila pwedeng basta-basta. Ito yung early, sige sa inyo. Pero paano pagka tumaba na din tong carry? Paano nila nga naman to paano nila tatrabahuin? Yung Kimi at saka yung Natalia, napakadali lang niyang patayin if ever kung head-to-head match lang din against Kari. No. Oo. So, yung Kari dito, ang ano lang dito, yes, nakapag-farm yung Kari. Pero pagka napuntahan naman to ni Yami, mahihirapan si Kari. So, kailangan ingatan si Kari para hindi makuha ni Yami. So, ayan. It rhymes mga kaibigan. Para makuha ka na naman dito sa ating laban. Dalawang word lang yun. Pero it rhymes, guys. At kita natin dito, masakit din si Kenshi. Dire-diretso lang. Patay dito si parin Chester natin. Pero as we could see here, H2 puno pa rin ang buhay. Andito rin sinasabi natin pagkukontran. Pero, man, it's the man. It's gonna be unstoppable for H2 onto this carry. Halos wala ng buhay, Kenshi. Ako po, pero eto na. Walang kawala pa rin. Marami kaming backup dito. Di mauubos. Mega kill para naman kay Kenshi. Pero grabe, what a performance here for H2O. He was able to micro or to outplay Natalia dito. Muntik na nga siyang mapatay, pero still, because of the Phantom Step, nakakataas-taas pa rin siya. Nakapambuli pa kung sakasakali. Pero yun nga lang, that's open up a turtle. I mean, a lord for Ephios Esports. Hindi mako-contest. Kulang sa heroes ang NXP Predator Solid. Sa bagay, lamang naman talaga nung early ang Ephios eh. Bumabawi-bawi lang or naghahabol lang yung NXP Predator Solid dito. Pero ito nakakatakot for NXP Predator Solid kasi ang dami nilang kailangan iwasan. Yung sagot dito ni Kimi. Tapos nakikita natin, gumuguhit kasi yung damage ng Lancelot kasi naka-Blade of Heptasis siya. So yes, nakapag-free hit yung carry, pero yung idea na mayroong Lancelot na mag-uulti sa'yo at tutuhugin ka, parang ang hirap agad magbigay ng posisyon. Kumbaga kanina kasi nakita natin yung pagkapatay ni H2O kanina against that Lancelot. Parang nagkamali ng pasok yung Lancelot. Pero this time for Ephios Esports, that na opportunity para mapadive in agad si H2O, ginagawa nila. Pero nakita natin kanina, at tagal mapatay ni H2O. So yun naman nakakatakot sa side naman ng Ephios Esports. Oo, tama ka din naman dyan. So for this, ito na, nakakapasok na ang Lord. Pero kaya pa yan, madedepensa pa knowing the fact H2O, damage is real na nga para sa kanya. Ang kailangan na lang dito, survivability. Siguro magkaroon pa nga ng immortality ito si Kari or Wind of Nature. Napaka-problema na nun for Ephios Esports. Kaya dapat they really have to end this game as early as possible that they can do. Kasi pagka umonline pa si H2, tulad sabi natin, isang divine judgment lang for Rene J. Sure ball, negative one kagad ang mga pipitas na dito. And malambot din ang hero ng Ephios Esports. Hilos lang din na hangong maunat kung sakali. Oo, kumbaga. Pero tinira item check nga tayo saglit, Tirek Popey. So for this game, 10k gold for the both marksman. So we have golden stuff dito para sa isang carry at para naman for this pangalit of for this game, meron winter truncheon. So kompleto na ang mga rekado ng dalawang marksman natin. Kumbaga, it's all about the positioning, it's all about synchronization of skills. Yun yung iingatan ng dalawang teams natin. Kasi since may marksman both, for Ephios Esports, makapatay sila dalawa tatlo. Ang taas na chance na makasira ng inhibitor turret. Same as NXP Predator Solid pa nanalo sila pagdating sa team fight. Tama ka dyan, Ate Shanti. So, mag-ingat na siguro dito for both teams, for both sides.
Malaki din naman ang comeback potential ng NXP Predator Solid. And for Ifyus Esports, nasa kanila ang control ng laro. Sila ang lamang sa laning phase, sila ang lamang sa map vision. So, kailangan, wag na nilang pabawiin pa ang NXP Predator Solid dito. Paliitin lang nila ng paliitin yung base. Yung tipong hanggang base na lang or hanggang tier 3 towers lang ang NXP Predator Solid. But for now, it's impossible. Hindi pa nila natin nakikita or di pa natin nakikita sa kanila na pinipressure nilang ibang lane. Sinahayaan lang nila na yung minion mag-push. Pero ang gusto nila, feeling ko dito, kills eh. Oo, kumbaga kailangan maging maingat din dito yung mga players natin kasi si Yami, kalahati na yung buhay doon. So si Yami talaga guys, ang pinaka-isa sa magdidictate dito sa laban. Pag makita siya, yes, maganda for EPS Esports. Or pag makapatay siya, pero anyways mga kaibigan, Patrick napatay din si Renji, Vengeance spell ginamit na rin. And Kenshi with a Tug spell for Wild Charge. Coming from that crack na counter lang din naman si H2. Ito na, umaarang kada sa kanyang plate, double kill pa for this carry. At hindi yata makauwi si Yami kasi triple kill na si H2 on that carry. Grabe din mga kaibigan, hindi papalugi si H2O mga besties. Damage is real, online na ako, relax lang kayo. Kakayanin natin to, pinakailangan lang survivability, protect carry para di makuha ni Kimi. Ay, ni Yami pala, ni Yami. Ayan. Guys, naisusulat. Napakaganda talaga kapag may Yami, tapos carry, tapos sila yung nagkokontrahan. Kala mo rapper. But anyways, guys, shoutout ka pala sa ating viewers dyan. 19.1K, do not forget to comment, exclamation, notify, at yung team na inyong sinusuportahan para sa ating grand finals. 19K agad. Game number 1 pa lang to, guys. Grabe nga to mga kaibigan ha. And meron din tayong poll dyan. I-share nyo na rin tong stream kung gusto nyo. Pero bahala kayo. Maraming salamat. And also do check the pinned comment. Eto na, naku po, si Arbs. Whoops, Half-Life ka agad. Pin-re-free. Yun ang maganda dito kay, ano, eh, kay Kari. Yung passive niya kasi, the more na makunat ka or the more na mataas yung HP, ano mo, HP bar mo, the more na masakit nagpo-proc yung passive niya. So, kumpara dito, si, kung isipin lang natin ang kunat, sa kunat lang din ni Hylos at saka ni Patrick, medyo baliwala agad sa carry yun. Masakit-sakit. Pagkumutok yung damage niya doon. Kumbaga, tinagurian talaga si Kari pagkalabas niya sa Mobile Legends na anti-tank. So, the more na tumatagal yung laban, mas nagkakaroon ng opportunity dito na pumunit yung isang Kari. At kitang-kita natin kay H2, no? 10-2-3 out of 16 hero kills dito ng NXP, 14k gold. Kanina pa natin yan napansin. Yes, Ifyus Esports, sila yung nasa upper hand on the majority of the game. Pero never naiwan si H2O pagdating sa gold. Mm-hmm. Tama ka dyan. So, tingnan natin. Item na rin kasi. Tapos naka-team na shield and the rose gold meteor for ano dito, for carry. So, feeling ko, papalag na to. Knowing the fact, ang damage output niya lang din dito, golden stuff and the endless battle. Okay lang yun. Basta't maganda lang ang placing niya dito. Kumbaga sabi nga natin, survivability first before the damage. Pero eto na, naku po, Mimaw, yun lang. Good selection dito. Commended para naman kay Rene J doon. Andi dito rin ako at kasali sa laro. Look at that divine judgment. Naku po, Oh my God! Yun na yata yung Hila of the Century na talagang magpapabago ng sitwasyon dito for NXP, guys. Wala yung isa sa mga continuous damages ng Ifyus Esports. Dito pumasok po si MB with at last insanity. Si parang Arms natin dito halos wala na buhay. Clones pathway as well. Si Yami magagaling si Likon pero Kenshi with a kill mga kaibigan. Si H2 buhay pa rin at hindi napapatay kahit gano'ng pasukin. At that is it for this game. Mukhang tatapusin na ng NXP Predators solid. Grabe, tunay na solid talaga itong mga to. Nakita natin yung story ng game number